Hello po, Kalakbay. Bago ko umpisa ng pagbabahagi ng kwento, nais ko muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw. Maging sa inyong mga masusugid na mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Victor. Tubong Manila po ako at kasalukuyang naninirahan dito sa Cavite kasama ang aking pamilya. Ngunit ang aking ibabahaging kwento sa inyo ay nangyari sa isang liblib na lugar sa parte ng Kabisayaan. Nangyari ito taong 1999. Ang edad ko noon ay nasa 16 anyos pa lamang at kasalukuyang naninirahan pa kami sa Manila. Maayos at mapayapa naman ang paninirahan namin. Hanggang sa isang araw noon ay nakatanggap ng tawag sa telepono ang aking ama mula sa kapatid niyang nasa probinsya. Nasa pagkainan kami noon at masayang kumakain nang marinig namin na tumunog ang telepono. Tumayo ang aking ama saglit upang sagutin ang tawag. Maya-maya pa nang makabalik na siya ay napansin namin nagbago na ang aura niya. Bigla na kasing lumungkot iyon at para bang may natanggap siyang hindi magandang balita. Tinanong siya ng aking ina kung ano ang nangyari. O mahal, bakit bigla kang nalungkot? Kumain na muna tayo, mamaya ako nasasabihin. Tanging tugon ng aking ama, kaya naman ipinagpatuloy na lang namin ang pagkain. Matapos namin makakain ay pinagpahinga na kami ng aming ina sa silid namin. Nang mga sandaling iyon, ay gustuhin kong mangalamin kung ano ang nangyari sa aking ama, ay wala naman akong magawa. Dahil pilit na kaming pinapasok ng aking ina sa silid naming magkapatid. Kaya't wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod na lamang dito. Kinabukasan nga ay napag-alaman ko na ang dahilan ng pagtawag ng kapatid ng aking ama. Nagkasakit na umano ang abuelo ko at kinakailangan sa madaling panahon ay makauwi ang aming ama upang maabutan niya pang buhay ang abuelo ko. Nakaramdam kami ng pag-aalala kaya naman agarang nagpasya ang mga magulang kong magbakasyon kami sa probinsya ng aking ama kahit ilang araw lang. Sakto namang bakasyon na namin sa eskwelahan noon kaya't makakasama kami sa pagbabakasyon nila. Apat kami magkakapatid at ako ang panganay. Makalipas ang dalawang araw matapos makapag-impake ang aking ina at makapamili ng mga pasalubong, ay bumiyahin na nga kami papuntang probinsya. Hindi ko na po sasabihin ang eksaktong lugar kung saan kami nagtungo sa parte ng Kabisayaan. Sapagkat magpasa hanggang ngayon, ay doon pa rin naninirahan ng mga kaanak ng aking ama. Balik na po tayo sa kwento. Paslit pa ako noon mga kalakbay nang huling makapagbakasyon sa lugar na kinalakihan ng aking ama. Kaya naman hindi ko mapigilan ang sariling matuwa sa isiping makakabalik muli ako doon. Dahil noong huling punta ko ay masasabi kong magandang lugar nila at talagang probinsyang-probinsya. Malayo sa kabiyasnan, subalit napakatahimik at presko ang hangin. Mahigit isang araw din ang biniyahin namin bago nakarating sa sentro ng lugar nila tatay. Bus lang ang sinakyan namin noon. Kaya naman masasabi kong napagod at sumakit talaga ang puwit ko sa tagal ng biyahe namin. Pagkababa nga namin ng bus ay sumakay pa kami ng tricycle papunta sa isang liblib na purok. Nang makarating na kami sa bungad ng purok, ay huminto na ang tricycle na sinasakyan namin dahil hindi na ito makakapasok pa sa loob. Narinig ko pang sinabi nitong sumakay na lamang raw kami ng habal-habal para hindi kami mahirapang magbitbit ng aming mga gamit. Sige, Doy. Maraming salamat sa paghatid sa amin. Pagpapasalamat pa ng aking ama sa driver ng tricycle. Tumango naman ang driver at umalis na rin kaagad dito matapos abutan ng bayad ni tatay. Noong nag-aabang na kami ng habal-habal na motor, ay biglang may tumawag sa pangalan ng aking ama. Noong lingunin namin kung sino ang tumawag sa kanya, ay nakita ng aking amang ang kapatid niya pala iyon. Nakasakay ito sa likuran ng kalabaw habang may hatak-hatak na karumata o iyong tinatawag ng karamihang kalesa pero walang bubong iyon at may kalapadan din. Pagkalapit sa amin ng kapatid niya ay bumaba na ito at niyakap ang aking ama
at mahalata mo sa kanilang dalawang na-miss nila talaga ang isa't isa. Mabuti na lang at naabutan ko pa kayo. Pasensya na, medyo nahuli ako ng dating, kuya. Masayang wika nito matapos yakapin ang kapatid at makipagkamustahan. Ayos lang, bunso. Naisip ko ngang baka hindi ka darating, kaya nag-abang na lang kami ng masasakyan papunta sa atin. Anya pa ng aking ama. Kagad na ngang pinagtulungan naming ikarga ang mga kagamitan sa karomata at pagkatapos ay sumakay na kami. Noong una'y medyo natatakot pa akong sumakay, Galakbay. Gawa nang naisip kong baka bigla na lamang tumakbo ang kalabaw at tumaob ang sinasakyan namin. Pero noong palakarin na ng kapatid ni tatay ang kalabaw, eh medyo may kabagalan naman pala iyong maglakad. Kaya't napawi na ang takot na nararamdaman ko. Habang binabaybay nga namin ang daan ay magiliw na nagkwentuhan ng dalawa. Samantalang kaming apat na magkakapatid ay panay lamang ang tingin sa bawat bahay na nadadaanan namin. Narinig ko pang nagwika ang aking ama na wala pa rin palang nagbago sa kanilang lugar. Liblib pa rin at iilan pa lang ang mga naninirahan. Sa paglipas ng mahigit 15 minuto ay narating na namin ang bahay ng mga magulang ni tatay. Pagkababa namin ay magiliw kaming niyakap isa-isa ng mga kapatid ni tatay. Ang mga ito kasi ang sumalubong sa amin at pagkatapos ay pinapasok na kami sa loob. Habang nagpapahinga kami ng mga kapatid ko, hindi ko na malayang dahil sa pagod ay nakatulog ako sa silid na tutulugan namin habang nasa bahay ng mga magulang ni tatay. Hapon na nang magising ako at magdidilim na. Pagkagising ko ay naabutan ko pang nag-uusap ang abuelo ko at ang mga magulang ko. Nagtaka pa ako nang makita ko ng maigi ang abuelo ko, na malusog pa naman ang pangangatawan at nakikipagbiroan pa sa aking ama. Marahang lumapit ako sa kanila at nakiosyoso. "Ikaw talaga, itay. Pinag-alala mo po kami. Hindi naman pala totoong may sakit ka po." Buntong hininga ng aking ama na ikinatawa naman ang abuelo ko. "Ay nako, ikaw na bata ka. Sa tingin mo ba pupuntahan niyo ako dito kung sasabihin ko na malusog ako?" Iiling-iling na wika ng abuelo ko at natatawa. Tinanong ko naman ang abuelo ko kung wala ba talaga itong sakit. Gusto ko lang kumpirmay na tama nga ba ang narinig ko kanina. "Abay, siyempre naman, apo. Ako pa ba? Sa susunod na araw na lang ay kaarawan na ng lola mo. Kaya naman nais kayong makasama kahit isang beses lang. Ang tagal na kasi noong huli namin kayong nakasama ng lola ninyo." Masayang sad ng abuelo ko. "O siya, apo. Maupo ka na rito para makakain ka na. Sandali lang at tatawagin ko ang lola mo para maganda ng pagkain mo." Anya pa ng abuelo ko. "Huwag na po, lolo. Ako na lang po ang maghahanda ng pagkain ko." Hindi ko na siya hinintay pang sumagot at agaran na akong nagtungo sa kusina para kumuha ng pagkain. Naabutan ko naman sa kusina ang abuela kong nag-aasikaso ng pagkain kasama ang tiyahin ko. Sinabi nitong dapat tinawag niya na lang raw ako para siya na ang maghatid ng pagkain. "Ako na po, lola. Mukhang pagod na po kayo, oh. Magpahinga na po muna kayo." Ngiting saad ko. Tumingin naman sa akin ang diretso ang abuela ko at nagsabing hindi siya nakaramdam ng pagod dahil naroon umano kaming mga apo niya. Isa pa ay masayang masaya siya sa ginagawa niya. Sumabat naman ang tiyahin kong hayaan lang raw muna ang abuela ko. Tapos ay tinanong niya ako kung ano ang gusto kong kainin. Nang matapos nga akong abutan ng tiyahin ko ng pagkain, ay bumalik na ako sa kinaroroonan ng mga magulang ko. "Nga po pala, mga kalakbay. Kaunting pagpapaliwanag ko lang sa lugar na kinatitiri ka ng bahay ng mga magulang ni tatay. Nasa liblib na banda talaga ito, sapagkat bibihira na lang ang mga sasakyan na dumadaan at napapadpad dito. Napapalibutan pa din ng iba't ibang punong kahoy at karamihan ay mga puno ng mga nyog at saging. May iilang kapitbahay naman sila. Ngunit bilang lang iyon, at sa tingin ko ay nasa mahigit 11 lang ang nakatirik sa kanilang lugar. Malalayo din ang agwat ng mga kabahayan doon.
tanging ang tiyuhin at ang kanyang dalawang anak na lalaki at asawa niya lang. Tanging ang tiyuhin, dalawang anak na lalaki at asawa niya lang din ang nakakasama ng mga magulang ni tatay sa loob ng pamamahay. Balik na po tayo sa kasalukuyang kwento. Isang hapon noon, habang nasa balkonahe ako ng bakuran, ay narinig ko ang pinsang kong si Elizalde. O Salde na lang po ang itawag niyo, Kalakbay. Panganay na anak ito ng tiyuin ko, na nagsabing may pupuntahan daw sila kasama ang kapatid niyang si Makoy. Anya pa, may handaan raw sa Karatig Baryo at paniguradong masasarap ang mga pagkain roon. Inaya raw kasi siya ng mga kakilala niyang taga roon dahil may okasyong gaganapin sa bahay nito. Ano insan, sama ka sa amin? Tanong ng pinsang ko si Saldi. Oo nga naman insan, sumama ka na sa amin, paniguradong magugustuhan mo roon. Segundang wika pa ng kapatid niya. Gusto ko sanang sumama, kaya lang ay baka pagalitan ako ni tatay. Pagdadalawang isip kong wika sa mga pinsan ko. Ano ka ba? Saglit lang naman tayo doon. Titingin-tingin lang tayo tsaka makikikain tapos uuwi na rin kaagad. Anya pa ni Saldi sa akin. Huwag kang mag-alala, kami ang bahala sa iyo. Sagot ka namin. Para naman makapaglibot-libot ka na rin habang nagbabakasyon pa kayo dito sa lugar namin. Sabat naman ni Makoy. Dahil sa magaling magkumbinsi ang dalawang magkapatid, ay napapayag na nga nila ako. Kaagad naman silang nagpaalam sa mga magulang ko at nagwikang isasama raw nila ako na maglibot-libot. Para naman daw hindi ako maburyo. Walang pagdadalawang isip namang pumayag ang mga magulang ko. Ni hindi nga sila nagtanong kung saan kami pupunta. Matapos ngang pumayag ang mga magulang ko, ay agara na nga kaming umalis. Baka raw kasi magbago pa ang isip ng mga magulang ko o kaya na may biglang magtanong ang mga ito kung saan kami pupunta. Makaraan nga ang ilang minuto ay binaybay na namin ang daanan. Kuya, doon na lang tayo dumaan. May alam akong daang shortcut papunta sa kabilang baryo para mapabilis yung pagpunta natin. Wika pa ni Makoy sa kapatid niya. Ako naman dahil walang kalam-alam ay sumusunod lamang ako sa kanilang dalawa. Noon ngang tignan ko ang itinuro ni Makoy, ay tanging nakikita ko lang ay puro kakahuyan at sa tingin ko ay kagubatan na ang loob ng kakahuyang iyon. Diyan tayo dadaan, parang wala namang daan dyan ah. Wika ko pa sa kanila. Mayroon dyan insan, sumunod ka lang sa amin. Wika pa ni Saldi sa akin. Habang naglalakad na nga kami, ay napapansin kong parang pasuot kami ng pasuot sa kalagitnaan ng kagubatan. Napapalibutan na kami ng mga nagtataasang talahib at mga puno. Tanging makipot na daanan lang ang tinatahak namin. Yun bang kasya lang ang isang tao dahil ang paligid nito ay puro damo na? Naisip ko pang baka mamaya ay may asa daraanan namin gaya ng mga napapanood ko sa palabas. Teka, malayo pa ba tayo? Akala ko ba shortcut itong dinadaanan natin? Bakit parang ang layo naman yata? Tanong ko na may halong pagrereklamo. Malapit na tayo insan. Huwag kang mag-alala at sa unahan lang ay tago sa napapuntang baryo. Tugon ni Saldi. Hindi na muli ako nagreklamo pa at nakipagkwentuhan na lang ako sa kanila ng kung ano-ano habang nasa daan kami papunta sa karatig lugar. Habang nasa kalagitnaan na kami ng liblib na daan ng iyon, pakiramdam ko ay parang may kung ano ang nakatingin sa amin na parabang pinagmamasdan lang kami nito mula sa di kalayuan. Kaya naman sandali akong huminto at inilibot ang paningin sa paligid. Ilang sandali pa, ay nakita ko ang isang kulay itim na asong payat at sa pakiwari ko ay parang galisin iyon. Hoy, insan, ano bang ginagawa mo dyan? Halika na para makarating na tayo sa Karatig Baryo. Tawag pa sa akin ang pinsang kong si Makoy. Sige, nandiyan na. Tugon ko at nagmadali ng maglakad papalapit sa kanila. Noon ngang nagpatuloy na kami sa paglalakad, ay bigla na lang nagbago ang samyo ng paligid namin at naging maalinsangan at amoy burak. Yung bang amoy kanal na amoy putik. Basta ganun ang naaamoy ko, Kalakbay.
Ilang minutong lakaran pa ang lumipas ay nakarating na kami sa baryong sinasabi ng pinsan ko. Habang pinagmamasdang ko ang mga nadadaanan namin, palagay ko'y parang wala namang mga nakatira roon, sapagkat puro talahiban pa rin ang nakapaligid sa daanan. Baku-baku pa rin ang daanan, pero sa tingin ko ay kaya naman na dumaan ng mga malalaking sasakyan. Maya-maya pa ay bigla na lang may matandang babae ang humarang sa daraanan namin, na siya namang ipinagtaka ko. Tiimbagang iyong nakatitig sa amin at tinanong kami kung saan kami pupunta at bakit naroroon kami sa kanilang lugar. Ah, doon po sa kakilala namin, Nale. Naimbitahan lang po kami ng kaibigan ko dahil may handaan raw silang gaganapin ngayon. Sagot ng pinsang kong si Saldi. Nakita kong lumingon at lumingalinga ang matandang babae sa paligid namin. Saka matalim na tumingin sa amin at nagsabi na umuwi na kami at huwag nang tumuloy pa sa bahay na pupuntahan namin dahil mapapahamak lang umano kami. Habang sinasabi nga ang mga katagang iyon ng matanda, ay napansin kong tila ba takot na takot ito at natataranta. Tapos ay nagmadali na itong maglakad papalayo sa amin. Dagdag pang wika nito bago makalayo, ay umuwi na kami dahil magdidilim na at anumang sandali ay naririyan na ang mga aswang. Ano bang pinagsasasabi ng matanda? Tanong ko sa mga pinsan ko. Ewan ko, hindi ko alam. Baka nalipasan lang ng gutom ang matandang yon, o kaya naman ay baliw. Tugon naman ang pinsan kong si Saldi. Pero na huwag nyo nang pansinin yon. Sira ulo lang yata yon o baka palaboy yon dito. Natatawang wika pa ng pinsan kong si Saldi. Sinundan ko pa ng tingin ng matanda habang papalayo sa amin. Iika-ika pa yung nagmamadaling makalayo. Nagpatuloy na ulit kami sa paglalakad at ilang sandali pa ay natanaw na namin ang bahay na may handa ang sinasabi ng mga pinsan ko. Malayo pa lang ay kita na namin na marami-rami ang mga taong naroroon sa bakuran at mukhang masayang-masaya ang mga iyong naguumpukan. Teka, parang wala naman tayong nakikitang palakad-lakad ng mga tao kanina. Kaya bakit ang daming taong naguumpukan dyan sa bakuran nang kakilala mo, insan? Tanong ko pa sa pinsan ko habang nakatanaw kami sa mga taong nagkakasiyahan. Akmang magsasalita na sana ang pinsan ko nang matanaw kami ng lalaking kaidara niya lang na nakangiti yung tinawag ang pinsan ko. Kaagad naman kaming sinabihan ni Saldi na sumunod na sa kanya para makakain na kami ng masasarap na pagkain. Dahil sa mukha namang magiliw at mabait ang kakilala ng pinsan ko, kung kaya't walang pagdududa sa sarili akong nararamdaman. Ang akala ko hindi ka na makakarating pa dito. Maraming salamat naman at pinaunlakan mo ang paanyaya ko. Malapad ang pagkakangiti nitong wika sa pinsan ko nang makalapit na kami. Ako pa ba? Siyempre naman hindi pwedeng hindi ako makapunta. Nakakahiya sa'yo kung hindi ko pauunlakan ang paanyaya mo. Minsan ka na nga lang magyaya eh. Tugon ng pinsan ko rito. Kagad na kaming pinapasok nito sa loob ng kanilang bakuran. Nang makapasok na kami, ay napatingin sa amin ng may edad na lalaki at tila ba napako ang paningin niya sa akin at hindi na pinapakinggan ang sinasabi ng kausap nito. Nakita ko pang napalunok ng laway ang babae at bagyang nagpunas ng kanyang labi. Mga kaibigan mo ba sila, Noel? Abay, hindi ka naman nagsabing may bisita pala kayo ritong ibang tao bukod sa amin. Mabilis na wika ng matandang lalaki at agad na tumayo't lumapit sa amin. Tapos ay hinawakan pa ako sa balikat para igaya papasok sa loob ng bahay. Ay oo, Mang Erning, mga bisita ko sila at kaibigan ko po. Tugon ng kakilala ng pinsan ko. Ganoon ba? Ay siya, sige, at ako na ang maghahanda ng pagkain ninyo. Nakangisi pang wika nito at agad na pumasok sa may kusina. Sa pagkakataong iyon, kalakbay, hindi ko maintindihan kung bakit parang bigla kong nakaramdam ng pag-aalinlangan. Pakiwari ko ay mayroong hindi tama sa sitwasyon naming iyon. Siguro ay ito yung tinatawag ng karamihan na instinct ng tao. Na kapag may nararamdaman kang hindi maganda at parang ayaw mong gawin ng isang bagay, ay mas magandang sundin mo ang pakiramdam na iyon sapagkat may basehang maaaring tama ang pakiramdam na iyon.
Insan, kayo na lang ang kumain. Medyo busog pa kasi ako eh. Sambit ko sa pinsang ko sa mahinang boses. Pangik, kaya nga tayo nandito eh para kumain. Kaya anong busog-busog ang pinagsasasabi mo dyan? Tugon pa ni Saldi at inaya na nga ako papasok sa kusina. Pagkapasok namin ay pinaupo na kami ni Noel sa hapagkainan. At ilang sandali pa, ay nakita ko nang bumalik ang may edad na lalaki at may daladala na siyang mga pagkain. Ito na ang pagkain ninyo. Kain lang kayo ng kain at magpakabusog. Nakangising wika ng matanda. Nang tignan namin ang pagkain ay nakita kong halos lahat ay puro dinuguan. At namumula pa ang mga iyon na parang hindi pa ganong kaluto. Dahil sa hindi ako sanay kumain ng mga hapkok, ay nakaramdam ako ng pandidiri sa nakita ko at nawalan talaga ako ng ganang kumain. Hindi naman sa pag-iinarte kalakbay, pero talagang nawalan ako ng gana sa pagkain. Samantalang ang pinsang ko namang si Saldi ay walang pagdadalawang isip na sinunggabang kaagad ang pagkain na kahain. Oh, kayong dalawa dyan, ano pang hinihintay nyo? Kain na! Ang sasarap ng mga pagkain, no? Anya pa ni Saldi at nagmamadali na siyang kumain na para bang gutom na gutom. Kumain na rin ang kapatid niya at sarap na sarap din ito sa pagkain. Samantalang ako ni ang galawin ng plato ay hindi ko magawa. Naisip kong baka ganun lang talaga ang mga kinakain ng mga nasa liblib na lugar. Sanay ang mga itong kumain ng hindi pa masyadong luto. Pero ako kasi ay hindi sanay sa mga ganong pagkain. Sige na, insan, kumain ka na. Segundang wika pa ng pinsang kong si Makoy at sandali akong tinapunan ng tingin bago nagpatuloy sa pagkain. Bahala na nga. Nakakahiya naman kung hindi ako makikisama sa kanila. Baka mamaya ay masabihan pa ako nag-iinarte. Sambit ko pa sa aking isipan at akmang kakain na sana. Nang sa walang ano-ano, ay biglang pinigilan ng pinsang kong si Saldi ang mga kamay ko na kukuha na sana ng dinuguan. Nang tignan ko siya ay seryoso pa rin ang mukha niya. Bakit, insan? Tanong ko na may halong pagtataka. Dahil kanina lamang ay hindi na ito magkanda ugaga sa pagnguya ng pagkain. Huwag kang kakain, tignan mo sila. Pabulong na sabi niya at bahagya pang itinuro ang mga tao na kanina pa na nasa may bakuran. Nakita kong matalim silang nakatitig sa amin habang pinagmamasdan kami. Teka, bakit sila nakatingin sa atin? Ano bang nagawa natin? Tanong ko sa aking pinsan. Pero tanging isang makahulugang tingin lamang ang ipinukol sa akin ng pinsan ko. At maging ang kapatid niya ay ipinatigil na sa pagkain at nakita kong pasikreto itong may dinukot sa bulsa. Anong gagawin mo, insan? Muli kong tanong kay Saldi. Kinakabahan na ako ng mga oras na iyon dahil na rin sa tensyong nararamdaman. Sapagkat nakikita ko sa gilid ng mga mata ko na pinagtitinginan pa rin kami ng mga tao. At ang mas lalo ikinabahala ko ay marahan na ang mga itong naglakad papasok. Noong sipating ko kung ano ang dinudukot ng pinsang ko sa bulsa nito, ay nanlaki talaga ang mga mata ko sa kadahilan ng nakita kong may hawak na itong balisong. Sa isip-isip ko pa, takte, mukhang mapapaaway pa yata kami sa lugar na ito, ah. Alis na tayo. Umuwi na tayo, mukhang iba na ang nararamdamang kontensyon dito. Wika ni Saldi. Sa totoo lang, kalakbay, ay natatakot na din talaga ako. Mabuti na lamang at abala ang kakilala ni Saldi na si Noel sa may kusina. Kaya't walang makakapigil sa amin. Subalit nung akmang pipigilan pa sana kami ng mga taong kanina pa nakatingin sa amin. Pero agad na itinaas ni Saldi ang balisong niyang bitbit na yari pa sa tanso. Nakita ko namang nagsipag-atrasa ng mga naroroon at parabang natatakot. Hinila niya na kaming dalawa ng kapatid niya at mabilis ang tumakbo palabas ng bakuran. Lintik na yan, sabi na nga ba aswang ang mga animal na iyon eh. Bulalas na wika ni Saldi at nagdududura sa daan habang tumatakbo kami. Maya-maya pa ay naramdaman naming may humahabol na sa amin. Nang lingunin namin ang pinanggalingan naming kalakbay, ay nanlaki talaga ang aking mga mata nang makita ko ang isang maladambuhalang asong hinahabol kami. Umaalingongaw na din sa buong paligid ang huni ng wakwak at tiktik. Dahil sa takot na nararamdaman, ay pakiramdam ko'y halos liparin ko na ang dinaraan na namin.
sapagkat hindi ko na maramdamang lumalapat pa sa lupa ang mga pako dahil sa bilis ng pagtakbo. Maging ang mga pinsan ko ay mabilis rin tumakbo at parang nagpapatintero tuloy kami sa pagtakbo. Nang muli kong lingunin ang humahabol sa amin mga kalakbay, ay mas lalo pa akong natakot sa nakita ko. Dahil kawangis na ito ng isang tao na parabang nakatuwad, tapos ay nakakakilabot at hilakbot talaga ang itsura nun. Tulong! Hinahabol po kami ng aswang, tulong! Pagsusumigaw namin, nang makalabas na kami sa baryo na iyon, ay dadaan sana ulit kami sa shortcut kung saan kami dumaan kanina. Mabuti na lang at nakakita kami ng isang motor na paparating sa amin, kaya dali-dali namin pinara iyon at sumakay. Bakit nandito kayo, Saldi? Bilisan nyo na sumakay. Bulalas ng driver ng motor at dun ay napagtanto ko na ang tiyuhin ko pala ito. Nang makasakay kami ay agaran na niyang hinarurot ang motor at sa bilis nga ng pagpapaharurot ay halos nagpagayawang-gayawang na kami. Naanimoy anumang sandali ay titilapon na sa gilid ng daanan ng motor. Sinabi naman ng tiyuhin namin kumapit lamang kami ng maigi para hindi kami malaglag. At iyon nga ang ginawa namin mga kalakbay. Todo kapit ako sa pinsang ko para hindi ako malaglag. Patuloy pa rin naming naririnig ang huni ng wakwak na parabang sumusunod pa rin sa amin. Subalit nung makarating na kami sa bahay, ay nawala na ang huni ng wakwak. Nadatnan namin sa labas ng bahay ang mga magulang ko at ang tiyahin namin. Nababakas ko sa mga mukha ng mga magulang ko ang pag-aalala nila. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ay abot-abot na sermon ang sumalubong sa amin. Lalong-lalo na ang dalawang pinsan ko. Katigas talaga ng ulo ninyo at dinamay nyo pa ang pinsan nyo. Pasalamat kayo at nakauwi pa kayo ng buhay. Ilang ulit ko mang sasabihin sa inyo na lugar ng mga aswang ang baryong iyon. Galit na sermon ang tiyuhin ko. Anya pa, noong magtatakip silim na nawala pa rin kami, ay nag-aalala na sila. Dahil baka kung saan na kami napadpad. Kaya naman inutusan siya ng tiyahin kung hanapin kami at baka napadpad kami sa baryo ng mga aswang. Mabuti na lamang talaga at tama ang kutob niyang magbaka sakali sa baryo ng mga aswang. Kaya't doon na siya dumiretso. Humingi naman ng pasensya ang mga pinsan ko at nangako silang hindi na uulitin ang ginawa. Kayo talagang mga kabataan ngayon, ang titigas ng ulo. Ilang beses na kayong sinabihang huwag na huwag magagawi o pupunta doon. Nanggigigil pang wika ulit ng tiyuhin ko. Sinabi naman ng abuela kong itigil na ang paninermon dahil nangyari na ang nangyari. Ang importante ay may natutunan kaming aral na dapat ay huwag suwayin ang mga matatanda dahil para sa amin rin naman ang kanilang mga sinasabi. Ay nako nay, bahala ka nga dyan. Pagsabihan mo iyang mga apo mo at baka hindi ako makapagpigil ay masapako pa ang mga yan. Inis na wika pa ng tiyuhin ko. Pagkatapos ay lumabas ito ng bahay para sumagap ng sariwang hangin at may masmasan sa galit na nararamdaman. Nang gabi ding iyon mga kalakbay, ay dinala kami sa manggagamot dahil baka mamaya ay may ginawang masama sa amin ang mga aswang. Agara namang ginamot ang mga pinsan ko at para mailabas nila ang mga kinain nila mula sa handaang pinuntahan namin. Samantalang ako naman, ay inalis lang ang ginawang marka ng aswang sa katawan ko. Magmula nga noon kalakbay ay hindi na muli pa naming tinanggang umalis pa ng bahay. Kapag naman namamasyal kami, ay kasama namin ang mga magulang namin. Hanggang sa natapos na ang kaarawan ng abuela ko at nakabalik na kami ng Maynila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking karanasan sa inyong channel. Muli ako po si Victor. Maraming salamat po sa inyong lahat.